Ops! Kamusta? Mga bossing! Since 1 week na lumipas mula nung lumabas yung ABS na sniper, nagbago na yung ano ko eh, pagtingin ko eh. Kayo ba mga bossing? Kasi yata marami sa ating ano eh, Ay! Nung lumabas yun last week. Parang ganun lang yung lagi reaction. Ngayon parang alam ko na eh kung ano yung gusto kong ikwento. Initial kwento lang dun sa lumabas na ABS. Nung unang araw kasi parang wala lang. Hindi ka apektado dahil yung itsura, ganun pa rin, tas ABS nga lang. Pero ngayon naiintindihan ko na mga bossing, after a week natin sinisilip-silip yung itsura, na-appreciate ko po eh. Kaya ako naman din na na-appreciate na ngayon. Kasi ang basa ko nga eh, ganun naman talaga si Yamaha NMAX, nagbago yung tail light sa V2. May mga huli ba dito kapag kumanan ako? Parang mayroon kasi nakaposte, baka bawal ngang kumanan. Yun nga, basa ko lang kay Yamaha, eh ganun naman talaga kasi sa mga previews. Si 150, di ba sir, nagbago yung headlight sa V2. As dito nga kay Sniper 155, binago na rin nila yung itsura ng mukha. Binago na rin nila, pero konting-konti lang yung binago nila. Eh kasi mga bossing, mabait po si Yamaha eh. Gusto niya pag bumili ka ng motor, maramdaman mo na may bago dun sa binili mo mga bossing. Kasi kung hindi mo mararamdaman, parang ABS lang yung binili mo sa lalabas na sniper ngayon, edi parang wala lang. Kaya mabait siya. Hindi lang pumasa sa iba nga ng mga nakakita agad na nagkaroon ka agad sila ng judgment sa itsura. Pero sa personal yun mga bossing, tingin ko ma-appreciate talaga natin siya. Yung parang naging datingan ngayon ng bagong Yamaha na yan, na ABS. Parang yung forma ba ng angas niya, para siyang sutil. Sutil na kapatid nitong 155. Kasi ito ang naging itsura na nito. Kuya na to mga bossing. Or kayo po, mas kuya ba yung darating na bago? Siyempre parang mas bunso siya. Kasi ito yung kuya eh. Tas yun nga, abang minamasdan-masdan ko siya, lumalabas na pa konti-konti yung angas nung pagkasutil niya, nung itsura. Dahil pinanipis nila yung muka. Tas yung dalawang kilay nung park light, tumambok eh mga bossing, di ba? Tumambok siya. Magkabila, tumambok ng pag-anon po yun, no? Yung itsura. Tas dahil po sa tambok na yon mga bossing, itong current version ng 155, naging flat. Parang ang flat na ng itsura niya pag pinagtabi po. Sakto nga kalina eh, kasi nag-upload ulit yung ano, yung pinaggraban ko ng video. Tas niya, nakikita ko side by side. Parang mas okay kung sa mat makikita natin yung mga linings. Kaso wala kasing mat yung ABS nung sa Vietnam. Kaya kulay blue yung pinagtabi niya. Tas yan, kayo po, paano po ba sa paningin niya yung naging itsura? Ako sa paningin ko kasi naging gano'n, naging bunsong sutil yung pagkaangas nung ABS na yan, na version 2 ng 155. Tas itong kuya na version 1 ng 155, pinagmukhaan niyang ano eh, pinagmukhaan niyang wholesome na mabait. Parang gano'n yung itsura, naging wholesome siya na mabait kasi naging flat. Tas yung pagkalapad niya ng muka, parang naging ano siya, vintage ba? Vintage classic. Hindi naman ganun ka-classic, pero pag pinagtabi nyo po eh, lumabas yung pagka-aggressive ng ABS na sutil nga. Kaya sutil si Bunso, na bago, pati yung visor umangat. Pina-sporty look daw kasi may butas ng sa gitna. Kaya nagmukhang mabait to si version 1. Dahil nga kuya na siya, peaceful na po yung ano niya, datingan niya kung itatabi natin sa kay Bunso na sutil. Si kuya, wholesome, vintage looking. Tapos parang itong si kuya, ayan na lang siya. Tahimik na lang siya sa gilid. Hahayaan niya na kay ano, ABS version yung ano, pagkasutil. Uy, dumiretso si Idol. Si Idol Sniper. Wala na kasing ilaw kanina eh. Yun lang, Idol. Eh, nagkataong may bantay. Kita ka ni sir. Ay, pinagbigyan. Bait. Serte ni Idol. Kayo ba mga bossing, tama ba na si Bunso na may pagkasutil na yung angas, tas si kuya na may pagka wholesome, vintage na yung pagkaangas ng forma niya kasi nga dumating na po itong si Bunso. Di ba mga sir, sabi ni kuya, oh, tapos na ako sa mga issue Bunso, bahala ka na sa mga futures issue, ikaw naman ang mag-handle. Oh, yun pa yung future pala, kasi magiging 2 years model yan mga sir eh. Si ABS, kung hindi nila binago from dito sa version 1, wakalaan mo magiging 5 years, ganito lang yung itsura. Baka ayaw naman kasi ni Yamaha na
daanin lang sa orientation ng panibagong decals. Ipapwesto-pwesto lang or iibahin na naman yung kulay ng ano, fairings, binigyan kayo ni Yamaha ng bagong itsura. Pag bumili po kayo ng ABS, alam nyo sa sarili nyo na, hoy, magkakaiba tayo ha, hindi tayo magkakamuka. Kasi kung dinegals lang or fairings lang, another 2 years, yun pa rin yung itsura mga bossing, di ba? Yung presyo pa nyan, sigurado, dalagdag yan. At saka eto pa, di ba sabi ko parang andali kasing pagdesisyonan eh, kaya wala akong masabi. Kaya ako naman sinabi yun mga bossing, kasi kung paano ko ba nasabi? Kasi kung ikaw yung nagmamaktol ka kasi nagkakalamat yung throttle cable mga bossing. Tapos tampo ka, kasi yan, nakita mo nag-overheat yung kanila, tampo ka na, ayaw mo nang bilhin, di ba? Hindi mo nga binili. Tapos dinibdib mo yung ano mga bossing, yung lagutok. Naku, lumagutok na naman tong version ng 155 na to, kabago-bago lumagutok. E dinibdib mo yan, di ba mga bossing? Siyempre ayaw mo naman talagang kunin na to. Tas ano pa pala, na devastated ka. I feel so devastated kasi ginuguhitan ka pa rin hanggang ngayon ni Raider FI. Di ba sir? Ay, wala sir. Yun ba? Wala, yung broken hearted ka kasi yung si Sniper 155 ginuguhitan pa rin ng gano'n ni Raider FI. Kita mo naman si Raider FI sir. Paano hindi ka guguhitan yan eh sir? Number 1 yan, nasa tapat ko. Woo! R150, tapos sinundan pa ng isang 150R na Honda. Mga gumuguhit po yan mga bossing. Kaya kung ikaw na broken hearted at ikaw masyado na depressed, hindi mo kukunin si ABS. Ayun lang, kaya nasanabi ko, bilis ang desisyon. Pero hindi pa natin alam ha, malay mo yung throttle cable nagkaroon na ng silicone, di ba sir? Tapos yung radiator kumapal oh. Hindi kumapal yung radiator. Pareho lang nakita ko sa picture eh. Oh, yung lagutok ko. Tingin ko pwede nilagyan ng bushing yun para pag sumagad hindi tutunog. Sumasagad lang kasi mga sir eh. Kaya tumutunog po yun. Bahala ka na. Siyempre, hindi mo bibili. Ayaw mo pa din. Pero ito naman. Ang bilis pa rin ang desisyon ng mga bibili. May mga comment kasi sa akin yan, mga ilan-ilan. Darating kaya yung ABS niyan? Di sa mga nagtanong, instant. Sa'yo na pera ko. Tanggapin mo ng buong puso. Nang buong puso at buong isipan. Di ba mga bossing? Kasi nga, lumabas si ABS eh. Hindi na sila mahihirapang mag-decide ngayon. Ganun po kabilis yung naging desisyon ng mga kukuha. Kukunin ko kasi may ABS. Hindi ko kukunin kasi same specs. Then, that's it. Tapos na po yun. Tapos kayo mga sir, ano ba? Kung i-check nyo hanggang ngayon ha, sa isang linggo na nalumipas, nagaganda na ba kayo o last pa rin? Mas gwapo pa rin to, itong version 1. Ako kasi naging ano eh, naging mas bukas yung isip ko eh, habang araw-araw ko siyang tinitignan. Kaya nga gumawa po kasi siguro nalagyan ko ng ano eh, ng ugali. Nalagyan ko siya ng karakter na si Sutil si Bunso. Tapos yun na nga, na-lilo na si Kuya na version 1. Kaya naging level. Yan, kaya sa tingin ko, guwapo pa rin talaga pareho. Mayroon lang silang magkaibang kategori ng kagwapuhan. Ay, si bossing pala. Mukhang magbababa na yata lang pasahero. Sige, ako muna sir. Tapos mga sir, eto, may nakita kasi ako. Na-upload ulit ni Idol yung resulta ng ABS. Ang resulta ng ABS, maglalak po yung likod. Tapos yung front mo, hindi na siya maglalak. Kasi nga, may ABS na siya. Dito sa example na ginawa ni Idol, pinagsabay niya itong i-brake ng biglaan sa palagay ko. Kaya, ito, tignan natin mga bossing ha. Ayan, ang kahalagahan ng ABS, hindi nag-lock si front, diba sir? Pero sa likod nag-lock. Kaya tinignan niya kung ano eh, hanggang saan yung skid ng likod. Pero kahit nag-lock yung likod or hindi nag-lock yung harapan, nasa control pa rin ng piga ni Idol yun eh. Paano ba kaya kung yung dalawa, diba? Parehong hindi mag-i-skid yun, walang mag-lock po sa dalawa. Tapos yun lang, dito na ulit ako sa amin. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!